Hello mga kaibigan, meron tayong tuloy ng ating vlog, yung What I Do vlog. Meron tayong ibabahagi sa inyo ngayon, yung pinadala dito ng may-ari, yung rice cooker. Mukhang bago pa siya, may karton pa. Hindi natin alam kung ano to, anong sira nito, pero i-check natin. Tapos ibahagi natin sa inyo para kung meron kayong ganitong rice cooker din na pareho yung sira. So itong video na to, makakapulutan mo ng idea. So hindi mo na ipapagawa o ikaw na lang gagawa. Or hindi ka na bibili dahil magawan pa siya ng paraan. So dalawa ito mukhang bago pa mga kaibigan. Tapos ito, dalawa, isa lang may-ari. So naghihinayang din may-ari na itapon na lang. So ipapagawa sa atin. Kaya ang i-video natin para ma-share natin sa inyo. So tara, umpisa na natin. Buksan natin yung rice cooker na nakakahon pa. Okay, so iset natin muna yung video kasi wala tayong taga video. Oh, bago nga mga kaibigan. Oh, bago pa. Bago pa, oh. Eureka yung pangalan, tapos kita nyo mga guys, yung ano, yung price niya, oh. Hindi pa na tanggal. Ibig sabihin, bagong-bago talaga siya. So hindi natin alam bakit nasira agad. So, ito. Turo natin sa inyo paano. So, andito din yung cord niya. Ito pa yung kahon niya. Oh. Yung cord niya, ito pa yung plastic. So, turo natin sa inyo paano ito ayusin. So, kailangan i-check muna natin. Number one natin gawin ay kuha tayo ng ito. Yung analog tester. Bili kayo nito. Mayroon namang mga diyan sa mga Chinese, mura lang. Hindi na kailangan original para may pang-test ka lang. Mayroong mga higit siguro, mga 150. Bili kayo nito para malaking pakinabang ito. So, number one gawin natin. Ito yung cord. Yan. So, i-test natin. Dito natin. Test. Okay. Tapos, iset nyo lang sa times one. Ito. I-set nyo sa times 1 para yung continuity, okay? Tapos, test natin to. Yan. So, ito lang. Yan natin, dulo-dulo. Lagay mo yung isa dito. First steps pa to, paano i-check? Baka ito yung cord kasi, ito mga cord. Minsan may mga pumapalya dito. May mga sira din. So, i-check natin yung continuity. Okay, so, pumalo yung tester natin. Means yung isang line ay good. Tapos next, balik, palit, pagpalit lang natin. Okay, good. Good yung ano natin. Itong cord. So, walang problema dito. So, next step ay kailangan na natin siyang buksan. Okay. So, bago pa. So, buksan natin. Nandito sa loob yung wala sa cord. Wala dito. So yung ano natin ay dito na sa loob, so buksan natin. So matanggal na natin yung isang screw dito, isa lang dito. At dito wala na siya. So ganito lang yung ikuti natin. Tapos galitan natin yon, tanggal na. Okay. So next steps ay check natin yung ano niya. Check natin yung una yung cord. Pangalawang step ay check natin yung kanyang thermal fuse. Okay, so yung thermal fuse ay ito. Ilapit natin. Yan yung thermal fuse, ito. So yun yung isa niya dito sa line 1, line in. So, doon siya. So, i-check natin kung open or good pa yung ating fuse. So, pangalawa yan. So, i-check natin.
itapat, i-ano lang natin yung isang prod natin sa dulo, tapos sa kabilang dulo. Makuha mo na kung open siya o hindi. Dahil dito, itong isa niya. Kikita niyo ba? So, dulo-dulo yan. So, yun. Nakita natin. Open yung kanyang thermal fuse. So, nakita niyo yan, mga kaibigan. Ito. Yan. Tapos, dito sa kabila. Okay. So, ibig sabihin, open siya. So, kaya sa hindi nagpa-power, open yung thermal fuse. So, i-check pa natin yung kanyang, ano, yung heating element niya. Yung filament niya kung gumagana para bago natin palitan yung thermal fuse kasi alam natin open. Check muna natin yung heating element niya kung okay pa. Okay? So, ganito pa rin. I-ano mo lang yung dito tapos yan. Okay? So, nakita nyo yung tester natin. Pumapalo din. So, yan siya. Yan. So, nakita nyo yung tester pumapalo. Ibig sabihin good pa. Ayun lang yung nakita natin. Yung tawag dyan. Thermal fuse. So, ang gagawin natin, tanggalin natin. Tanggalin. Okay. So, tapos itong isa, kailangan natin tanggalin din dito. Dito siya nakalagay. Yun, tanggal na. Tanggal na siya. Ito na. So, tanggalin natin dito yung isa. Dito sa kasi nakakonek. Yun. Okay. So, ito yung tawag dito guys, mga ano. Ito yung thermal fuse. Okay, so open siya. Kita natin ulit. Kung na-check nyo ng mga kaibigan na open, so alam niya, tandaan niyo lang kung saan niyo siya kinuha. Tapos doon na rin siya ibalik. Oh, yung open, no. Oh. Wala talagang galaw yung ating tester. So ibig sabihin open. So kung saan niyo siya tinanggal, doon niyo rin siya ibalik. Dalawa lang din yung terminal nito eh, dulo-dulo. So kahit magkabaliktad, wala lang, okay lang 'yan. So kanyang thermal fuse ay 10 amperes. So nakita niyo 'yan. 10 di makita, malabo. 10 amperes, so palitan din natin. Okay, so meron tayo dito. Kuha din. Sa rice cooker din. Okay, check na muna. Check natin kung gumagana. Okay, good siya. So, ipalit natin. Palit natin sa mga guys. Palit natin. Kuha muna tayo ng lumos. So, ito na siya. Medyo kakapusin tayo. So, ilagay na natin. Tsaka ito ay hindi rin siya. Okay. So, sa mahaba. Maiksi, yung ating nakita ay so mag-improvise tayo mga guys para magawa natin.
Short yung nakuha natin na ano mga guys, short. Kaya kumuha pa tayo ng pangdugtong. Tapos make sure na i-ano lang natin siya. I-shield natin siya para hindi siya mag-ground. Okay, so yan, medyo mahaba na yung ating ginawa. Okay, so ito. Dahil sa kabila ay medyo ano din. So gagawin natin putulin para kumasya doon sa ating paglalagyan. Okay na. So, nagawa na natin siya. Ibalik na natin. So, balik na natin yung ating tinanggal. Make sure na maipit para hindi siya mag-loose. So gawin natin ay buka natin mga bibito. Buka natin. Tapos bibitin. Yun na. Balik natin sa dito sa kanyang pinaglalagyan para hindi siya nakahambal. Aba na dyan. Tapos ito ay balik din natin. Dito siya. Yun. Tapos bilugin na natin yung dulo para may paglalagyan tayo ng ating isang tornilyo. So ito na, malapit na tayo mga guys. Lakihin pa natin.
para hindi siya malis dito sa pinaglalagay. Yun. Okay na natin. Tapos balik na natin siya dito guys sa kabila. Tandaan natin kung saan mo siya tinanggal. Doon, doon mo rin siya ibabalik. Siyempre. Okay. So, higpit na. Sure lang natin na hindi siya mag... Okay, so naibalik na natin. Ito na guys, oh, nailagay na natin siya. Balik na natin to. Ang kanyang takip, siyempre. Kanyang easy outlet. So, naibalik na natin. Okay, so... Subukan natin, pasabugin. Show natin na hindi maglapat yan. Yun lang. Okay, so pwede na natin paanda rin, kunin natin yung cord. Kunin na natin yung cord, tapos subukan na natin. Sana yung kanyang okay. So, yan na. Subukan natin. Oh, yun, meron na. Kita nyo mga guys. Yun o. Kita nyo. Oh. Nag-on na o. Oh. Kita nyo yan. Nag-on na siya. Kita nyo mga guys. Dati wala sa power. Nag-on na. So, okay na siya. Okay na yung rice cooker natin. So, kapay natin. Mainit. Okay, so mainit. Oh, mainit na siya guys, okay na. So, gawa na yung ating isang rice cooker. So, approved na. So, yun lang yung pinalitan natin. Ito, yung thermal fuse. Nakita nyo naman kanina kung paano natin tinanggal. So, ganun, same procedure. Ang cord check. Tapos, pag wala sa cord, papasok tayo dito sa loob. Buksan natin. I-check nyo yung thermal fuse. Ito yung mukha niya, thermal fuse. Makita nyo yan. Nandito siya. Meron siyang, meron pa tayo dito ng isang, ayan, ganito siya mga guys. Pakita sa inyo. Pag nakita nyo yan sa loob doon ng rice cooker, i-check nyo siya ng analog tester na naka times 1. Pag open, automatic palitan nyo yan. Kasi nag-trigger siya. Siguro masyadong mainit. O kaya nagkaroon ng, ano, ng kuryente. So, automatic. So, yun yung purpose niya. Kaya, okay na. So, yung isa, hindi na natin i-video kasi pareho lang sila ng sira. Thermal fuse din. So, ito na lang. At salamat sa mga nagsusuporta sa atin, mananonood. Bago lang kayo sa aking YouTube. Bago lang kayo. Bago na panood itong bago lang kayo at saka hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. And then, kung nagustuhan nyo, please like and then share din. Okay, so salamat mga ibigan.